Pinay na Scaly here. Anyong nga sa'yo? Today, guys, I'm going to make side dish or Korean side dish, which is the perilla leaves braised with soy sauce. Today, guys, I'm going to make side dish or Korean side dish, which is the perilla leaves braised with soy sauce. It's very familiar here at saka talagang lagi ko itong ginagawa, especially during summer, kasi nga madami leaves dito sa Korea na kinakain. As you know, ang mga Korean pagdating sa mga healthy foods at saka mga dahon-dahon, mahilig yan sila. Ang lasa ng perilla leaves ay parang damong maria siya. Actually, yung damong maria dito ay niluluto. But this time, I'm going to make perilla leaves. So, I hope you like it and it gives you idea of how it made. Actually, this is one of the famous, perilla leaves is actually one of the famous food or leaves na ginagamit para pantanggal ng lamsa. Guys, ito din yung nilalagay sa mga pagkain. Lalo na pag may mga isda, yeah, para yung mga malalangsang lasa ay matanggal. Some people, they like it. Some people, they don't want it. But for me, nung una siguro, medyo nahirapan akong i-digest yun. Pero ngayon, okay na. So, I hope you like it. So guys, this is the perilla leaves and it belongs to mint family, one of the most used plants in Korea. So we're gonna need the kenip or the perilla leaves in Korea and the sugar. If possible, yung maganda at healthing dahon like this. Napaka-healthy nito guys and most used plants in Korea because we uses the leaves, the seeds, and the oil. I'm going to make kenip kangachi or preserved perilla leaves. So let's proceed in making it. We need some pound garlic, soy sauce, sugar, and a mixing bowl. Syempre, chili powder, hindi mawawala yan sa Korean side dish. And the changkirim or the sesame seed oil. Onion leaves. We're going to use sesame seed. Guys, I'm not sponsored, but this is for presentation only. Spoon of the... Okay, 2 spoons of the garlic. Yan. And then we're going to put in the chili powder. By the way, guys, I'm doing live stream as well. I'm taping this video. And then sesame seed oil. This is my style, guys, ha. I'm gonna mix in as well the sugar. By the way, guys, if you wanna check at gusto nyo magmarites sa aking live stream na gumagawa ng taping sa video ito, I'm gonna put it the description down below para makita nyo kung paano ako mag-taping sa aking mga videos. So, ihalo na rin natin yung green leaves onion na nakaslice and also the soy sauce. Alam nyo ba guys na ang Korean side dish ay napakadali lang naman at napakasimple. Kaya lang nagiging komplikado lang kasi masyado silang maarte at maute sa pagkain. So, lagyan na rin natin ng sesame seeds. We will just mix it. Ayan. So, never mind this one. So, let's start braising of soy sauce in the perilla leaves.
So, ayan guys, i-focus lang natin yung camera like this. And madali lang to guys, at kung ang inyong asawa at yung pamilya ay nasa extended family sa isang bahay, kailangan yung matutunan nito kasi yung mga may edad na at saka matatanda, karamihan sa kanila mahilig sa ganitong side dish. At ito talaga yung mga dahon na kinakain nila for good health, at they consider this a prodigy, lalo na sa mga lalaki guys. At saka based on my experience at sa mga nakikita ko sa matatanda nito in my 13 years living in Korea, talagang ito yung one of their basic food at mga leaves plants na ginagamit nila at niluluto nila, ginagawa nilang side dish. Kaya kung ikaw ay may Korean upa or may girlfriend or boyfriend, may asawa ka, pag pumunta ka dito, huwag ka nang magtaka. So ayan guys, I'm doing my live stream. So as you can see, okay, the camera is there while I'm doing my filming of this. Okay, so I'm going to show you how I make it. Ayan. So, ganyan lang siya guys. So, lalagyan lang natin ng soy sauce. So, ayan, let's do multitasking while I'm doing live stream. Pinapaliwanag ko sa kabilang videos yung mga ingredients na ginagamit ko. And at the same time, I'm taking a shoot in this video. So, ayan ang mga ginagawa ko dito guys pag gumagawa ko ng videos and photo shooting. And sometimes also, I'm live streaming. This is how I manage growing my channel. Kasi I'm the editor, director, actor, MC, speaker of the house, researcher, at kung ano-ano pa sa paggawa ng videos. Matututo ka talaga, and all I've learned and I study guys through YouTube lang din. So here it goes guys, how I mix and then I braise some sauce into the pearly leaves. Ganyan lang, napakasimple. So during that time guys, dalawa yung gagawin kong side dish while I'm live streaming and taping. By the way guys, ginagawa ko itong side dish na to kasi ito talaga yung kinakain ng aking pamilya at especially ng aking husband. Yung panganay ko rin, kinakain din to guys. And syempre ako na rin, natuto na rin akong kumain ito. At wala naman akong pili sa mga pagkain. So yung mga may girlfriend at naghahanap ng upa, kailangan yung matutunan kumain ito. Kung hindi, out kayo dito. Masusustansya at very healthy talaga yung mga kinakain nila dito guys. Talagang, tsaka nakakapagpakinis ng mukha talaga. So ayan yung perilla leaves guys ha. So, lalagyan natin ng ganito, ng sauce. Ayan. So, another one. Hindi po ako kambing, guys. Tao po ako. So today guys, we made the perilla leaf braised with soy sauce or the kenyip kangaji for side dish. I hope you try it and make it in your own house. Thank you for watching and listening. God bless you and have a great day everyone. Annyeonghi gasayo.